balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Tumarin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin paring Conrad Banal, paring Joel Laksamana, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, bukas nandito. Bukas na. Oy, tatlong bulkan. Pare, oo. Bago tayo pumunta sa bulkan, ayaw mo na... Hindi, ito muna. Oh. Ito na lang challenge natin bago natin iwanan si Chalex. Ano? Okay, yung binention mo ng mga sektor na panggagalingan ng ating export sinasabi niya? Export. Oh. Export hub? Powerhouse! Powerhouse! Magiging export powerhouse. Agile export powerhouse. Oh, ito na lang. Ganda ng mga salita. Oh. Bawat sektor bawat sektor na sinabi mo, okay? Alin yan? Durian. Ibig sabihin yan, mga food items. Oh. Mga fruits, etc. Alin ang top 10 doon? Na durian manufacturers. Para tulungan mo na yan, yung top 10. Okay? Alam man nila yan. Yun na nga gusto kong malaman eh. Oh, ano pa? Industrial machinery, yung sinasabi ni paring Conrad. Meron ba? Alin doon? Alin ang top 10 dyan para tulungan mo na? Mm. Oh. Meron ba tayong industrial machinery? Yun na nga gusto ko malaman sa kanya. Yun, yung CCL, yung tungkol sa gagawin. Health services. Alin ang top 10 dyan? Anong klase ng health services ang ibibigay natin? Na-export. Sige nga. Ano? Yun ang gusto ko malaman, top 10. Top 10 na lang. Sa telecommunications, ano? Tatatlo lang. Ngayon, yung mga kampanya na nasa zones, export zones, at saka yung binibigyan ninyo ng incentives. Hmm. Alin doon ang export-oriented? Yun lang ang gusto natin malaman. Para matulungan natin sila. Diba? Hindi mo nakikita yung potential, parin Jonathan. Yun ang nakikita masyado akong niya. Jaded? Kailangan niya potential. Hindi mo... Wala ba tayong... Kasi, look bilang... real estate property editor. Ang dami ko nakukuha ang press release ng mga sa export processing zone, yung mga industrial park. Ang kanilang mga kliyente, mga locator, light machinery. Ano ba yun? Yung light machinery na yun. Imported yun. Imported. Hindi yung light machinery gumagawa para pang manufacturing. Electric fan. Light machinery. Ano? Ito na lang parang Joel. Di ba pumunta tayo? Oh, yun. Pumunta tayo sa Miguito. Sa Bulacan, yun. Yung mga nasa warehouse doon, yung mga doon. Tignan mo. Cesar Wong Chukin. Kay Cesar. Si Cesar nga, gusto na nga niya mag-manufacture. Oh. Kaya lang, kumikita siya ngayon doon sa warehousing ng mga kotse. Oo. So, might as well. Kung saan na nag-warehouse ka ng kotse, okay yun. At the same time, gumawa ka na rin ng mga parts na pwede mong i-export ng kotse. Hmm. Yung mga ganong klase. Kasi ang light machine yung pagkaintindi ko, I remember seeing it in Singapore, yung mga nasa Jurong Park, gumagawa ng pang-package ng candy. Yun na nga. Ng tofu, ng gano'n na... Machinery yun. Yun ang iniisip kong machinery. Yan nga, gusto kong malaman. Light machinery tawag nila ron, by the way. Nasaan yung mga gano'n na manufacturer natin na mag-export? O mga importer lang yung mga sinasabi mo na. Kaya akala ko nasa EPSA, sa export processing. Yun nga, gusto natin malaman, alin ba dito yung mga companies na export-oriented, na nandiyan sa mga zones, at saka binibigyan nyo sa BOI ng incentives. Oh. Nasaan yun? Yun nga yung gusto natin malaman. Dati may program... Hindi kailangan kasi yung potential eh. Oo nga, no? Hindi, kasi yung gusto mo mangyari, diretso na eh. Walang ganon. Hindi pwede ha. Kasi ang tinitignan lang dito, potential. Oo. Yung may potential muna, yun lang ang unahin. Ito nga, ito parang Conrad ha, parang Joel. Ano? Yung halal market is multi-billion dollar. Kaya nabanggit ko yung sa Singapore at sa ano. Dalawang beses na tayong gusto magtayo ng halal hub. Dito sa Pilipinas. Sa kambing lang, ang laki na nakikitain natin dyan. Wala nga eh. Yung certification ng halal, Malaysia pa yon. Hindi nga tayo nakapagtayo dito ng certification eh. Aba? Ang dami nating kapatid dyan na Muslim. Nagtatayo tayo. Around us, Malaysia, Indonesia, maganda market dyan. Magtatayo. Bukod pa yung Saudi. Bukod pa yung mga Middle East. Pumunta nga dito, yung mayroong mismo sa Malaysia at saka Indonesia na gusto magtayo ng halal. Anong ginawa nila? Binigyan nila ng kalokohan, di wala.
At alam mo kung bakit, by the way, para sa taga-subaybay natin, alam mo kung bakit sila pupunta rito? Dahil malhal na yung the real estate tsaka yung cost of doing business para sa machinery yun. Naisip na dito. Dito? Eh dito naman, winawalang hiya. Kaya nga, yun na nga sinasabi natin. Eh, yan ang trabaho dapat ni Chalex. Na precisely nga. Hospitable ano, para yun sa yun na nga yung environment sinasabi niya. Eh di, ang ganda nga ng potential. Oo. Diba? Oo. Maganda sa pap, maganda sa report, sa plan. Yun na nga problema natin. Maganda sa dyaryo, no? Oh. Yun na lang halal. Halal ah. Mag-concentrate ka lang sa halal. Halal. Oh. Ang dami ng produkto nun. Halal sugar, mga ganon, asukal. Ang dami na yan. Kasi kambing. Sesertify mo eh. Goat's meat. Yun yung may uncle ako, ganun na nag-alaga siya ng kambing. Hmm. Eh, ang bilis pa niya. Para sa mga... kasi hindi sila kumakain ng pork. Hmm. So, kailangan kambing. Yung para departamento sa mga... ni Chalex, ang DTI, meron silang power to coordinate with the customs para papasukin ay, na yung mga lahat machine. Yan. Kasi yung nasasabihin, uy, yung machinery na yan, kailangan... Ay, hindi. Kung ikaw leader ka doon, kaya mong sabihan ng customs. Hindi, kailangan ko yan eh. Hmm. Anong problema niyan? Ano ba? Oo. Ganun lang yan eh. No. Hindi kasi baka yun na sabihin parang kay hindi. Parang kay Secretary Yulo. Oh, this is bigger than me. Hindi. It cannot be bigger than you because your mandate is precise. Inches mo. Hindi nga, powerful people. Ang speech niya during the Environment Day, oh. We are losing the war in plastics. Nako. Napaka-defeatist. Dapat, di ba? Gumawa ka na habang ganito gagawin natin. Kayong lahat yan, mga hindi na pwede yung mga maliliit na parang mga yung ano niya, wala tayong magagawa eh. We're losing eh. Doon sa Masungi, wala tayong magagawa. Hmm. Malaking ano yan eh, issue yan eh. Na, yung sinabi kong kaibigan nating PR na tumutulungan siya. Ay di, bago lang siya nung kaya nasabi niya yun. Ngayon. Eh, sinabi na naman niya eh. We're losing the war on plastics. Defeatist lagi. Ano? Gumawa ka ng paraan. Hakbang. Para manalo tayo. Kaya tulungan daw natin. Bakit ang speech mo, we are losing the war? Ha? Di ba? Paano naman kami gaganahan lumaban yan? Talo na pala tayo. Na pala eh. Meron dalawang programa dyan dati sa plastics. Number one, yung tungkol sa single-use plastic. Oh, oh, oh. Tanggalin mo na yan. Oh. Meron, gawan, coordination yan with ano? Yung, coordination yan with Chalex. Oo. Oh, oh. Yung mga manufacturer ng mga plastic single use, wala na yan ha. Gawin batas! Yan! Tapusin na natin! Oo, oh. At tapos yun, ito yung lagi, it's my pet peeve. Yung pumbasura, ipromote natin yung segregation. Yes. Hindi nangyayari yan. Matagal na namin diniscuss yan, ba't hindi nangyayari? Eh, kumikita po sa garbage sa collection. Basura. Ang mga LGUs. Okay? Yung mga land, sino ba nagsusupervise dapat niya? Ng landfill. Ng landfill. DNR yan eh. Lahat po ng LGUs, may mga basura. Kasi nga, wala segregation eh. And therefore, malaki ang basura. Ang tanong, saan tinatapon yung basura? Iilan lang ang landfill. Yung mga kasya doon sa landfill, doon na. Doon lang. Yun lang ang maayos ang pag-dispose ng basura. Sana pupunta yung iba. Sa Estero, kung saan-saan. Tignan mo yung ginawa sa tulyahan. Ah. Ilang tonelada na yung tinatanggal doon. Hindi nga matanggal-tanggal. Alam mo ba yung sa Manila Bay, doon nag-clean up dyan, bago magkaroon ng Dolomite? Oh, oh. Para may mga kotse. Oh. Oh, doon. Refrigerator. Refrigerator eh. Tanggalin mo yun. Oh. At saka yung mud, 12 feet. Grabe ah. Ganun katindi. Kaya naman pala, this is bigger than us. There are powerful interests in ayun. Napakaganda nga ano sa batas niya. Sino ba mag-i-implement doon? Di ba DNR? Mm. Solid waste. Para po, kailangan natin mapababa ang ating trash. Mm. Mm. Ang target natin, zero waste. Dapat gawin niya sa level doon. Tapos para po mabawasan yung basura sa level ng mga LGUs, magawa yan. Doon pa lang. Bawasan pa lang. How do we do that? Sasabihin na naman niya, we're losing the war. Eh, wala na. There are powerful interests involved. Bigger than us. Nayupak na bigger. Mayroon pa mas powerful kaysa... Meantime, because wala na, we lost the war. We're losing the war. Hindi, wala na. Pabayaan na lang natin. Hindi, kailangan kong bumiyahe. Ayun. Ikaw naman.
In order to tell the world that we are losing the war. Kung yung coach ng Denver Nuggets sabihin niyang, we are losing the war. Patay ka na. Si Sisibaki na yun. Fired ka na. Dahil natalo sila ng 3 points. Natalo sila ng 3 points. Losing the war. Nagkamali sila sa workout. At saka nagtra-trustok si Murray. Tinatrustok niya yung kanyang guardia eh. Putra, di tanong. Sabi ni RG, Chel, turuan daw sa bahay ang mga bata na magtapon ng tama ng basura. Okay, tama po yan. I agree. I applaud what you're saying. Pero bago ho yung kung paano magtapon ng tama, mag-segregate. Oo. Na umiwas na may itatapon. Kasi po kung segregated dyan, halimbawa, yung mga nabubulok, pwede mong gawin ipunin yan, gawin fertilizer. Oo. Okay, yung recyclable, pwedeng i-donate sa mga recycling centers at recyclable. Mababawasan yung itatapon. Yun ang unang-unang measure dyan. Dati nga may programa. May programa dati. Alam mo ba, parang Conrad, parang Joel, mayroon mga tinatawag na mga exchange store. Mm-hmm. Para dyan sa mga bote-bote. Kabote. Pagpunta ka na... Lata-lata. O, lata-lata. Kung meron kang dalang... Karton-karton. Yun. Kung meron kang dalang 10 bote na plastic ganyan, o meron kang 10 pesos. Oh. Something like that. Oh. May pera sa basura. May pera sa basura. Nila. May mga ganun na nakatayo na dati. Nawala yun. Asa napunta? Hindi ko alam eh. Hindi nga, nawala nga. Nawala yun dati, eh. Iuso yan. Pwedeng kumita kahit din kasambahin. Local government nga, kausapin mo yung local government, mag-usap na kayong at dalawa. At hindi na lahat, pare. Alam mo yung mga tinatapon na mga refrigerator. Yan. Marirecycle yung mga metal yan eh. Meron tayong ganun. Sa ibang bayan nga po, yung mga computer na ay, meron tayong ganun. Na, yung mga wires niyan, tinatsaga yan, hinihiwalay talaga yan. Meron. Dahil nire-recycle niya metal. Meron ganyan yung mga computer, mga cellphone. Mga ganun. Meron ganun. Meron tayo niyan sa Bataan. Ewan ko kung ano nangyari na doon. Dati? Meron. Government? Ngayon, or government. Ano? Government. Ay. Sino supervise dapat yan ng DNR? Eh kasi nga, we're losing the war. Meanwhile, sa LGUs, may environmental office. Ang LGU, the LGUs can be, yung local official can be suspended kung wala sila nung... MRF. Yung mga ganyan. They can be suspended. Wala eh. Kagaya ngayon, mag-election na naman sa barangay. Maano pa naman yun ang pag-usapan ninyo? Oh. Pag ano tayo ng mga barangay officials na tutupad dito sa solid waste o kaya sa Clean Water Act. Mm. Yun. Yan. Pwede yun, maganda yun. Yan ang ano para yung may issue. Oh. Connect natin sa issues. Hindi basketball court, hindi multi-purpose. Yung barangay elections, i-connect natin yan. Dyan. Maganda. Yan ang maganda. Sabihin natin, itong mga barangay officials na ito, mga palpak yan. Talamak ang basura dito sa ating barangay. But hindi ayusin yan. Mga ganong klase. Yan. Dati meron pang awards para sa mga clean ano et cetera. Wala na una eh doon sa amin nga lang sa Paranaque. Pasubali na kay Mayor. Congressman Gaston Bunting. Hindi namin kailangan ng multipurpose area. Second district ba yan? Multipurpose sa Coliseum na binigay nyo sa Raymond Bill Homeowners Association ang kailangan namin. Yung pagseseparate ng basura, environmental program. Diba? Basketball court naman. Na butas-butas na yung bubong. Ano ba yun? Ang mga recycled lang daw dito, yung mga politiko. Ito naman. Hindi, mga coaches din sa BBA. I agree kay Secretary... kay Secretary Yulo, mabigat ang problema natin sa basura. Alam natin yun. Pero kailangan down the grassroots yan, maging creative tayo at mag-work with the LGU. Bastunin na talaga ron, di ba? Ito nagsisimula eh. At pabayag naman yung mga yan eh. You just give them some guidance. Then team up sa private sector para maayos yan. Ganun. May mga areas na may mga private sector. Meron tumira sa akin dito. Ba daw kapatid ko ni isang game nanalo as coach. Opo. Champion ho. Champion nga eh. Tsaka nung player pa. For the first time, nag-champion ang TNT MVP group.
hindi na nanalo ng championship yan. Nanalo siya ng si Joel. Siya nagbigay ng championship dyan. Pati Mabua. Baka hindi nyo alam yan. Baka sinasabi nito, yung stint ni Joel sa Alaska, nung nang umalis si, si Tim Cohn. Pinalit siya sa Alaska. Lahat ng programa niya ayaw gawin. Eh di wala. Kasi yung assistant niya, gusto yung pwesto niya. At yung assistant niya, yung tatay, yung manager. Yun. Oh, hindi tapon. Nung umalis na siya, ginawa lahat ng gusto niyang gawin. Trade mo to, kunin natin to, yung mga ganon. Mga ganon. Yung ganyan ang may politics din diyan. Malaki. Malakas so, ang politics. So, kung ako, titirahin mo ako, yung daw kapatid ko ba, nanalo. Eh, tanga ka. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang history. Bago ka mag-research ka muna. Ako pa titirahin mo. At saka hindi pwedeng dala-dala ng potential yan. Hindi. Kami, wala kasi kaming panahon sa tanga. Dito sa Karambola. Nagre-research kami. Meron yung si Secretary Yulo talaga. I mean, ako eh, ano mo yung kaibigan nating PR, sinabi, she's a good person. Okay, she's good kung good. Pero you know, really a good person. Matindi ang problema na kinakaharap natin sa environment dito sa Pilipinas, di ba? From the national to the grassroots. Environment and natural resources. Hindi makukuha sa biyahe-biyahe muna, kailangan tutukan dito. Yung masungi sa kaya na tinatanong, okay, yun na, yun nakakatakot yun, bro. Kasi yun eh, reserved talaga yun. May ang sinasabi nga natin, there are several issuances. E di, upuan mo na yan, tignan mo lahat kung sino may hawak ng mga properties na yan or government assets na yan. And then sabi mo, ito, magkaroon tayo ng delineation, ha? Kayo, dito kayo. Okay. Kayo, dito. Tapos na tayo, ha? Lahat ng mga issuances dati, tatanggalin namin lahat yan. We will issue new instruments. Aha. Yan na. Parang matago. Kung sampahan siya ng mga demanda, itong mga power. Hindi, sampahan niya ako ng demanda, okay lang. So what? So what? Ganun issue ba kayo na kinakatakot niya? Eh kung ganun mo sa gobyerno, wala mangyayari sa atin. Kung matatakot ka na may magre-reklamo sa'yo. Ay, wala na yun. Kaya nga daw eh, the best thing to do kapag nasa government ka is to do nothing. Yan. Why? Nothing, walang kaso. Walang kaso, wala rin nangyari. So, mabalik naman ako sa tourism secretary natin. Maraming ginagawa. Ikaw na naman. Maraming ginagawa yan. Eh, umaangal nga doon sa ginawa daw yung Grab, yung mga Grab driver na tourist guide. Tourist guide. Tsaka hop on, hop out. Ano tama? Bus, hop off pala, bus. At saka ano, nagkaroon kasi slogan, na background, no? Ang DOT at saka ang Grab. Yung Grab, yung ride hailing. Diba? App. Application lang yan eh. Ang tanging puhunan po nila ay isang application. Okay. Wala silang puhunan ng kotse. Wala silang puhunan ng factory. Wala puhunan. Ang puhunan po nila ay digital. Isang application. And yet, sila ang pinakamalaking kita. Mas malaki ang kita kaysa doon sa mga driver. Na yun ang naghihirap. Oo. Putting their lives at risk. Kapag nasa kalye ka, meron kang pagkakataon madisgrasya o makadisgrasya. Okay? Ang Grab po, wala dyan. Labas sila pag may nangyari sa driver. Wala. Ang tanging negosyo nila, yung app. And yet, sila pinakamalaking kita. Kesa doon sa driver. Is that fair? Hindi ko tinitignan yan ng gobyerno natin. And yet, itong Department of Tourism, kinuha pa itong Grab na maging partner daw sa pag transport to parang tourist guide sa mga tourism destinations. Pag ikaw ay turista, gusto mo pumunta sa ganito, kukunta ka sa Grab at dadaling ka ng Grab doon. So nag-react po itong halimbawa itong presidente ng Raja Travel. Okay, yes. Ano sabi? Si pinakamalaki yan si Jojo Clemente. Yung ito po yung mag-asawang Jo Clemente. Si ano to si kalimutan ko na yung pangalan. So si Aileen Clemente na ho ang nagsasabi. Malaking pagkakamali daw ho yan. Which is totoo. Kasi binigyan lang ho ng one-day training seminar. Yung mga ano? Grab drivers. Ay, hindi mo pwedeng tour guide dyan. Tourist guide na sila.
Then number one. At saka at the same time, why don't you talk with the Tour Operators Association of the Philippines? Kasi sila, nagpundar na sila. May mga bases yan. May mga kung ano. Ang dami na nilang mga pinundar. Nag-invest na yan. Tapos makikipag-usap ka lang sa Grab. Ano ba? Bakit hindi yung kausapin yung mga tour operators? Alam mo, that makes sense. Ha? Yung bang nagpundar na yung nagpundar mga yan. Na, parang restaurant yan eh. Oo. Nagpundar kami. Ba't hindi nyo kami tinulungan? Paano kami makakabangon ngayon? Nag-pandemic at lahat. Kanyan din yung tour operators. Nagpundar kami. May mga bases kami. May mga tour guides kami. Nag-training yung mga yan. Tsaka baka, bakit napaka-pitans? Dollar blind, penny wise. Oo. Ano yan? Ang kailangan po ng mga tour operators sa sinasabi ni Parin Jonat is a campaign para dumating ang maraming tourist dito. Pagdating dito, sila na bahala. Hindi nyo na kailangan yung mga ganyan ng detalye na grab. Ginagawa sa kasalukuyan yung campaign. Habang ginagawa, mag-grab muna. Pero ito na, grab muna. Siyempre, ipapangalan. Yung grab driver po daw, paano may i-accredit yan? Na transport tourist transport drivers. Yan po mga tourist transport drivers, strict po ang training niyan at saka mga standards niyan. Iba yan. Hindi yan ordinaryong kung ano-ano, hindi. Marami hong accredited tour guides at tourist transportation. Yes. Paano niyo ipaliliwanag yung grab na yan sa kanila? Binigyan nyo ng accreditation yan. Gumastos ng gusto yan. Nagpundar. Para magkaroon sila ng training. Saka nagpundar yan ng mga sasakyan lahat. Bumili. Tapos, nagmutang sa bangko. Lumapit lang sa inyo itong Grab. At biglang tinayap mo dito sa isang total outsider na hindi naman ng training at kukunin pa yung negosyo. At saka wala naman. Yun ang sinasabi ni Pan. Ang driver ba kikita rito? Hindi. Hindi. Yung Grab. Wala bang added income yun? Wala. On this, dito pinatay si Magellan. Wala yun. Wala yun. Actually, kung hindi kayo credit na tour guide na after one day na training, hindi ka pwede maging... At saka doon sa pangalan, kasama Grab Tours Manila. Grab Pambida. Grab Pambida, no? Talaga na monopoly to. Oo. Talagang kaya umaangal yung mga nasa tourism business. Tapos hindi mura. Hindi mura. 5-hour tour. Magkano yan? Ewan ko, kung 5 hours. Hindi ba pwede, i-transport mo na lang doon, bahala na yung tourist doon? Hindi, tsaka... Hindi eh. 5 hours, nakakontrata yung Grab. Gusto ko makita ang numbers niyan. Ano, bawat... Nakakontrata ang Grab. Pare, 5 hours. Ayos ah. Bawat hotel, bawat restaurant, may alam niya mga yan. Bawat hotel, mayroong concierge. Alam niya kung sino. Ito, may tour operator. Tapos may independent tourism transport operator. Yes, mayroon eh. Ba't mo kailangan i-exclusive, halos exclusive yung sa Grab? Yung Raja Tours, may mga... Hindi nga pa, Grab Tours Manila. So meron silang, may Grab Tours Manila ron. Ang ganda title, Grab Tours Manila. Di ba? Para makatipin, t-shirt na muna. Hindi, ganito. Parang winner, ha? Para ma-check mo ito. Kunin mo yung telepono ng Grab Tours Manila at Mag-book ka. Tingnan natin kung saan tayo magkano. At saka kung magkano. Ito pa pare, ang galit nitong mga tourism. Siyempre. Na-surprise daw sila rito. Hindi sila kinausap. Ayan. Ganun na ba ngayon tayo? Puta. Kawawa naman sila, Babso Sobrado eh. Oo, wala yun. Hindi yan si Babs, ano lang yan eh. Tokis lang yan. Yung mga totoo nag-invest sa tourist, sa tourism. Ang laki na in-invest niyan. May kumpare kami, di ba? Yan lang ang hanapuhan niya. Parang yun na lang mga ano, si Aileen, yung Raja Tours. No, Raja Tours. Magkano in-invest ng mga yan? Sa mga bus at lahat. Biglang in-undercut sila. In-undercut na sila ngayon. Wala na yan. Ito pa sabi nila. Marami raw hong tourist guides, tourist transport services, dumapa ng gusto noong pandemic. Siyempre. Okay. Hindi pa nakaka-recover yan. Tapos eto na itong Grab Tours Manila. In partnership with the government. Eto mga tour operators na to, tourists, wala silang ganyan na partnership with the government. Accredited yan wala silang endorsement ng mga government. Lumalabang mag-isa po ito.
Ina-credit nyo itong mga ito. Tapos ito, DOT Grab, magka-partner pa. Ano isang yan? Monopoly. Ano ba yan? Ah. Eh di siguradong maraming income. Kung ano man yung kikitain itong Grab Tours Manila na to, mawawala doon sa mga existing na mga transport services. Siyempre. Very clear. Dumadagdag ba tourist? Hindi ho. Nagagawan nga eh. Nagagawan na nga eh. Ang liit nung pinag-aawayan nyo dyan. Titirahin mo pa ng Grab. Okay, sabi nila. Mag-grab-grab kang ganyan. Mag-promote ka muna ng campaign. Pagdating ng mga tourist dito, hindi na makakayanan ng mga existing transport services. Saka ka mag-grab. Saka ka mag-grab-grab. Kung gusto mong makasama yung Grab, etc., sila pa ano, pa-finance mo ng campaign mo sa abroad. Kung hindi mo pa nagagawa yung silang tourism plan, kayo maglabas ng pera. Kayo maglabas ng pera. Teka, yan ba mga kotse na yan? Safe. Ayos, safe. Yung pa. Makita mo yung mga magagandang tourist bus? Lalaki niya. Nakita mo? Oo. Pare. Pag binangga mo yan, ikaw ang kawawa. Pag binangga mo yung maliit na sasakyan na accredited. Naku, baka malosot ka pa niyan. Turista. Pucha, pinasakay mo. Ang daming sa hindi pinag-aralan na aspects ng business. Basta nag-aralan. Parang ang sinasabi nito mga tourist, ano, hindi nyo naman naiintindihan kasi yung negosyo. Papasok-pasok kayo sa ganyang partnership. At saka hindi man lang nyo kami kinausap. Oh, yeah. Parang hindi nag-consultation eh, no? Ay, nako. Same thing yan eh. Parang yung ako, yung galit ni Attorney Trixie dating in-appoint yung si Vanessa Hodges na spokesperson. Eh, bakit yan? Hindi star sa US yan eh. Tapos, ano, dadalhin kasi yung mga American tourist darating dito. Wala, hindi mo nangyari. Yata, may tanong din po yung mga hotel owners. Bawat hotel daw, meron silang transport service. Yes. That was strictly pass-through strict screening. Oh. Accreditation. Accreditation ng DOT. Okay. Eh ngayon, ano? One day training nga eh. One day. Sigurado bang one day training? Baka yun ang sabi. Baka yun naman 6 weeks, 3 weeks man lang. Yung hindi, one day. One day training. Hindi kaya ta pwede maging tour, tourist guide. Tsaka yung training na yan, kainan lang yun. Nakikita lang doon sa seminar na yan. Anak may ng wedding talaga. Nag-lecture lang. At transport service po, hindi ho tourist guide yun. Yes. Transport hindi lang yun. Maliang, palalabasin nito yung Grab tour. Maliintindi. Ano daw susunod, sabi nila? Di, meron ng Grab. Ang susunod, ang Castour naman. Ay! Alas 9.37 ng umaga. Dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik tayo, Karambola sa DWIC 882. June 7. Ako po si Conrad Bernal, kasama natin si Jovel Laksamana. Si paring Jonat, merong mahalagang misyon. Sasakay kaya ng Grab Tours yan? Hindi siguro. Kasi yung potential, inaasikaso niya. Ikaw naman, paring Jonat. At si Attorney Trixie Cruz, ang hilis! Ay, bukas na ho. Pangako yan, bukas, nandito na yan. Sigurado yan. Happy birthday uli, paring Aya. Ha? Ay, ayupanko. Mahinang-mahina ang ano rito. Maski mami man lang o sotang hon, palagay ko mahina. Ayun. Ayun sinasabi mo pare, kay Popo Lutilla, Energy Secretary. Well, ang sabi niya po, yung mga mahihirap na bayan, mukhang lugi raw dito sa sa kasi po ang energy sector ngayon ang main concern eh environment. Yung emission ng carbon, di ba? So sabi niya ang transition daw to green energy sana naman medyo patas. Oo.
Okay? Kasi yung mga mahihirap na bayan daw po, para lumipat dyan sa green energy na yan, na napakagastos. Okay? Kailangan nila ng unang-una, technology transfers dun sa mga galing sa mga advanced countries. Tapos, ang mamahal ng technology na yun eh. So, kailangan nila ng low-cost financing. Yan. Ito yung sinasabi mo, pare. Nagkaroon kasi na energy forum eh. Oo. Organized by the Embassy of Sweden. Yun. Diyan niya sinabi yan. Na matagal na ho nating punto rito sa karambola. No? Sabi sila ng sabi, wag tayong gumamit ng mga coal. Fire plants. Lumipat na tayo sa electric vehicles. Pati yung liquefied LNG. Oh. Eh, kaya ba natin yung technology? Kasi sinasabi lang naman ni Secretary Lutilla is that patungo kami sa renewable. Sino ba ang hindi gusto niya? But, di ba, hindi padalos, hindi kayang madalian. Padalos-dalos. Kasi tsaka magastos. Tsaka magastos. Eh, ekonomiya namin eh, ngayon pala bumabangon. So, gagamit at gagamit pa rin kami. So hindi fair. So these countries, these rich countries are demanding mga bayang kamukha ng Pilipinas na mag-switch na tayo. Eh samantala sila, nag-develop sila. Sila nagsira sa environment. Sila nagsimula niyan eh. Eh ngayon nasira na environment. Nagbilimang mundo dahil sa kanila. Tayong pinipilit nilang to comply. Ang US ba? Halimbawa, nag-sign ba doon sa Paris Accord? Hindi nga. Hindi. Ayaw nga eh. Ayaw nga nila eh. So, malaking problema ho yan. May punto si, ano dyan? May punto dyan si Secretary Kwan. Si, what's his name? Popo Lutilla. Popo Lutilla. Pero meron pa isang ano, pare, na inflation rate. Lumabas na ho yung okay figure. Okay na yan. Ang inflation rate noong May, 6%. Mm-hmm. Bumaba. Galing sa 6.6 yan eh. Nung April. 6.1 na lang nung May. So, ibig sabihin, hindi, imbes na pataas ang ating inflation rate, hindi ibig sabihin nito bumababa ang presyo. Ha? Mm-hmm. Ang ibig sabihin nyo ho nito, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi na ganun kalakas. Tumataas pa rin, pero hindi na masyadong malaki ang itinataas. Oo. So, yung on the average, sabi nga nila, pag sinusukat nila, galing sa 6.6 noong April, nitong Mayo, 6.1. At 12 months low yan. Okay? Mm-hmm. Kasi nung inflation nung May last year, 5.4. Ano po ibig sabihin nito para sa atin? Mm-hmm. Ang pinanggalingan ho nitong pagbagsak, pagbaba, hindi naman bumagsak, pagbaba ng inflation, eh yung food po. Kain, ma'am. Galing yan sa 7.9 noong April. Nitong Mayo, 7.4 na lang. But in other words, malaki pa din ho, mataas pa din ang ating inflation rate. Mm-hmm. Okay? The fact of the matter is, natigil na yung continuous na pagtaas. Pero mataas pa rin sa 7.4 ang ating food inflation. Although, banggitin mo na sinabi ng presidente natin, ni President Bongbong. Well, ayos yan. We're doing something right, kung ganun. Napigil. Napigil, oo. But at the same time, mataas pa rin yung 7.7. Mm-hmm. Kasi, we're getting a lot of assurance from our... Yeah, sa mga economic managers so na maganda na ang pananaw nila sa inflation. Kasi meron pang mga ibang ano yan pare effect yan eh. Kapag mataas ang inflation na-e-effect diyan yung investment. Okay, paano yung sabihin pare? Umaayaw ang mga investor. Para bang antay ka muna. Hintayin muna natin baka natin. Delikado. So magandang balita ho yan. Pero hindi tayo pwedeng magkampante. Okay? Titignan pa din yan. Titignan pa din natin kung saan pupunta yan. But
gusto ko sana yung mga ginagawa ng presidente, halimbawa sa food production, because that's ultimately yun yung sagot dyan sa inflation eh. Okay? Mm-hmm. Kailangan ho natin bagitin to dahil sinusundan ng karambola yung issue na yan sa pagkain. Mm-hmm. Hindi natin binibitawan yung pagkain. At ang pagkain, ang pagtaas ng presyo ng pagkain, ang pinakamalaki hong nanggagatong dyan sa inflation. So habang nga tinitingnan natin yung inflation, kasama na doon yung issue ng ating food security. Okay, para maintindihan nyo lang ho yan. Okay? Okay na ba tayo doon, Parin Jo? No. Parin Joel? Meron kasi report, Parin Joel. No. There's an analytics company. Ang pangalan nito ay Kantar. O Kantar, oo. Kantar, alam mo yan? Marketing data and analytics yan eh. Na, so pinag-aralan nila yan, yung inflation. At ang nakita ho nila, ang mga Pilipino daw, eh ngayon, dahil sa inflation, mm-hmm. yung inflation na yan, ang punot dulo niya mm-hmm. yan, yung pandemya eh. Okay? Mm-hmm. Merong hong worldwide inflation na damay tayo doon. Mm-hmm. Eh sa kahinaan ng ating agriculture, mm-hmm. mas malala ang dagok sa atin kesa sa mga ibang bayan. Okay. Noong worldwide inflation na yon. Mm-hmm. Okay? Eh ang nakita nitong Kantar, tayo daw ngayon, mga Pilipino, mm-hmm. mas value conscious na tayo. Oo. Eh, napipilita ka maging value conscious ng panahon ngayon. No? Mapa po, ano daw yan? Mapa beauty product, mapa ko ano, beauty product, mga shampoo-shampoo yan eh, di ba? Mga makeup-makeup. Mm-hmm. Mapa pagkain, okay? Mas conscious na raw tayo sa value. Yung mga brand choices na natin daw, eh pinag-iisipan na ng gusto. Ano yan? Ano para saan yan? Ano yan? Kasi kailangan nating mag-cope. How do you say cope? Kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating yung ating lifestyle, baguhin natin. Mm-hmm. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, maraming mga pamilya, dati siguro once a week, kaya mo lumabas. Medyo maganda nakita mo noon dapat. Eh ngayon, baka once a month na lang yon. Yung mga bumibili dati ng... Pero alam mo, ewan ko kung saan patungo yung mga binibigkas mo, bro. Ako napagalitan ako kahapon eh. Bakit? Eh dahil nag-value buying din ako. Gusto ko sana, pinabili ako ng gyoza. Yung Japanese na dim sum. Eh nakita ko dun sa may kanto. Na? Yung siomai na ano. Yun ang binili ko. 60 pesos lang pare, 10 na. Okay, mas marami. Oh, ayun, hindi nakain. Pinagalitan ako ng aking mag-ina. So, may, yung value buying, may ano rin eh. You have to, ano rin, bro. Tama. Pero ang akin naman sana, pero, gusto kong sabihan, yung ating mga ilang negosyanteng maliliit, hindi ganda-gandahan nyo kahit na mamura yan. Huwag nyo namang lukohin ang inyong kapwa Pilipino. Kasi, nung ano, mas maraming arena kesa sa karne. Pero napansin ko doon sa kaso mo. Kaya mo naman bumili ng gyoza eh. Hindi, gusto ko sanang gaya nung sinabi mo dahil sa panahon ngayon, pare. Magtipid ng konti. At mukha namang mali naman at maraming nakatayo sila. Eh paano yung hindi kayang bumili ng gyoza? Hanggang ano lang sila? Yun na lang. Yun yung mga nakatayo. Kaya nga nag-a-adjust ng lifestyle. Adjust lang. Eh, anyway, nabanggit ko lang, bro. So, there are risks sa paggawa niyan. Pero yun nga, gusto ko manawagan sa ating ilang kababayan, parang winner, pag ganyan, pag nagtitinda kayo, ayusin naman natin, dagdagan nyo ng karne, hindi puro arena. Ang napansin daw nito, yung brand, dati brand, may brand ng pagkain. Oh. Okay? Meron na ho tayo kasi mga pagkain. Halimbawa, tinapay. May brand na yan eh. Oh. Okay? Ang napansin nitong study nitong Kantar, ang behavior ng Pilipino, lumilipat na doon sa yung retailer brand. Alam mo, halimbawa sa San Miguel, sa SM, ang brand ng SM ay bonus. Diba?
Pero yung bonus na yon, yung mga produkto ng bonus, may mga ibang kalaban yon na private. Mm-hmm. Di ba? Ang napansin nila, mas marami ng tao ang binibili po yung retailer brand. Mm-hmm. Kesa dun sa mga private labels, kamukha nga ng sa tinapay. Okay, hindi ba? Tama. Kasi mas mura yun. Mas mura. Eh. Halimbawa, yung sabon. Yung sabon ng bonus, mas mura kesa dun sa mga name brands. Itong tinatanong ko, paano yung mga name brands na yun? Ano strategy yung gagawin nila dahil nagbabago ang ganyan ng spending behavior ng Pinoy? Pero look, ganito. Unless yung bonus brand na sabon na yan, pag inano mo, biglang maya-maya. Hindi, panlaba yun. Panlaba. Panlaba ba? Akala ko panligo eh. Oh, kung hindi naman ganun ka-depresya, kalaking okay, depresya ng depresya. Nung pinaglaban yun lang ha. Yan ang ano ngayon. Magtiyatsaga yung Pilipino. Pero alam ko, this is a big talon ha. Pero anyway, sa oras. Para rin yung ano eh, yan nangyayari ngayon bro. Kasi ako, sorry, nasundan ko to. Napanood ko na. Ang alin? Yung bagong Itbulaga. Yung may bagong host na sila. Bagong brand na. Oo. Paolo Contis, Bukoy Villar, Betong Sumaya, tapos yung Alex Samiro, si Cassie Legaspi at Mavi Legaspi, mga anak ni Carmina Villarreal. Okay, pinapanood ko. Okay, not bad. Tapos may mga hatak. Ba't din nakita ko sa social media, binabalata ng mga Pilipino dahil, ay, hindi yan, hindi kami sanay dyan. Hindi, yung, parang ano yan, yung name brand. Sila Tito Bic and Joey gusto. Private na. Versus retailer. Parang akin ganito, Jung, ako, for me, huwag naman natin masyadong banatan din mga batang sila, Paolo Contis and all that. Kasi yung mga bago, kasi, tsaka bakit naging, hanap buhay din yan eh. Hindi, hindi tsaka bakit naging cruel? Oo. Tayo pagdating sa mga ganyan, ang sama ng mga reaction no, very cruel ng Meanwhile, may bagong tahanan na daw sila Tito Bic and Joey na sa nawala na ba yung tolerance ng Pilipino? Oo, let's give everybody a chance. Eh hindi nagkasundo yung dating mag-business partner, nangyayari yan. May relationship. Hindi, wala naman nagpapakulo ng mga banat. Sa tingin hindi mo. Ko alam eh. Kasi, ba't ganito yung parang tirang ano talaga na... Pero alam ko kasi nagkaroon ng media campaign eh. Kaya naging laman ng periodiko, ng mga dyaryo. Yung awayan na yan eh. ng tape versus Tito Bic and Joey. Nagkaroon sila. Nag-hire pa nga ng PR. Ah, pero ba? Okay. Sino ang ano? Parehong grupo. Parehong grupo. Oh. Okay. At nabalitaan ko 'yun. Din saka pinapakinggan ko. Kaya lang lagi naman ng dyaryo. Oh. Actually, intra-corporate 'to eh. It is, pare. Ibig sabihin ng kayo-kayo 'yan eh. Sila yan nag-away. Oh. Naging public. Oo. Kasi nga nag-PR campaign sila. Campaign. Ngayon, naglabas na ng bagong produkto yung isa. Yung isa naman maglalabas. Eh sino may-ari nung name brand ng Itbulaga? Hindi, yung name brand. Pinag-aawayan yun. Yun eh. Kaya nga inaantay ko si Attorney Trixie. Kasi narinig ko yung interview ni Tito Sen, ni Tito Soto, is that amin yan. Kasi sinulat ni si Joey De Leon na nagsulat nung Itbulaga, pati yung kanta, nung sometime nung ano. So amin yan. But the problem is, I think, kaya nga, registered ng corporation. Ng tape nila, Mr. Haluso. So, paano yan? Diba? That's batas yan. Labanan sila sa korte. So, pero yung, ang malaki ba epekto nung name brand? Hindi, kasi, Actually, ganun yun eh. May pangalan eh. Hindi, yun na nga. Malaki ba epekto ng name brand? Ang tingin ko, mas malaki epekto dyan yung personality. Right. So ngayon, yung show, personality-driven eh. Hindi ho yung title eh. Ang nagdadala ng show, yung mga personality Admittedly, mayroong mga nanunod ngayon kila Paolo Contis, yung bago na, hindi namin gusto yun. Parang yun yung sabon, ang sinasabi mo hindi, eh. Dapat ang technique nila dyan, kung mawala sila ng gusto, tanggalin na nila yung Itbulaga. And everything, kung mawala kayo, create a new... Mag-isip kayo ng bago. Bago, create a new one. Hindi yung poor copy. That never works eh. Yung poor copy ka na hindi ubre. Kasi yung tao, kinukumpara ka pirme. Hindi pwede. Hindi pwede. Patayin nyo na yun. Patayin nyo na yung show na yun. Tapos create a new one. Magubad kayo. Ano, whatever. Meanwhile, sila Tito... Eh bakit si Yuri Villame? Oo. Na naging Willie, tinalo niya yung Itbulaga. Oo.
at one time. Noong, sarili niyang brand. May sarili na, siyang gimmick. Eh, bagong concept. Oh. Di ba? Bagong concept. And that's the lesson there. Problema lang kasi dami na matay dito sa... sa Ultra. Oo. Yung kanya kasi pa-contest, pa-contest eh, di ba? Yung oh. premio, yung ganyan. Mag-isip ng bagong ganun. I'm sure. Ang akin, baka wake-up call nga to kila, let's face it, kila Tito Big and Joey, na baka kailangan din ng bagong, ano, bro. Sila? I mean, meron silang then, sarili nila, pero lagyan na nila ng... The personalities ano. Themselves will carry the show. Okay. Sa akin, ha? Oo. Tingin ko sa... Oo. Sige, tagal na nila eh. Oh. Kaya established na established dito, Vic and Joey. The personality themselves will carry the show. Sa mga challenger dyan, sa noontime show, kailangan nyo ng bagong, talagang malakas ang dating na bagong concept. Parang ganito, kanina pinag-uusapan natin at the start of the show, yung PBA, ano, kailangan ng bago. What does that mean? Ano, eh. Okay, ano yung ibig sabihin? Marami, innovation. Kasi matagal na ang PBA. Hindi, dito na kami sa PBA. Ba't hindi ba ganun ang hindi situation? Ganun, hindi ganun eh. Bakit? Whether we like it or not, basketball is entertainment. Oo. Yung mga inyong produkto, naaaliw ba ang mga Pilipino? Yun ang... Naaaliw lang kami pag Ginebra. Oo. At doon sa ibang laban, hindi. Who cares? Mm-hmm. Di ba? Walang ganun eh. Kaya nga, tinutulak nila i-promote sa ibang probinsya, ayaw nang kagatin eh. No. So ngayon, meron silang, they're bringing PBA outside, no. Di ba? Tagal ko na sinasabi yan, noong pa eh. Dito sa Metro Manila, bantad na. Sa mga probinsya, excited pa sila sa PBA. You know, sa Tito, Vic and Joey, naaaliw pa rin ang mga tao. Yun ang sinasabi mo. Eh ba, eh kung nagbabago ang taste, eto nga sinasabi ng ano, nagbabago ang taste ng Pilipino. No. Well, dahil sa tawag ng panahon, inflationary, you know. So, nagbabago taste. Pwede natin sabihin, even entertainment, may pag-asa magbagong taste dyan. Ayun. Diba? So, wide open ngayon ang teritoryo. May bago silang produkto rito. Ito naman sila... Hindi, ang hindi ko gusto dyan kasi na nangyayari. Ganun pa rin yung style ng Channel 5. Oo, yun lang. Kumukuha ng name artist, ipapirate nila. Doon sila nagkaloko-loko eh. Laki-laki ng ginastos nila, di ba? Kung sino-sino ko kinuha. Tapos wala rin ng lalaki ng budget. Kaya nagkandalugi-lugi. Kumuha kayo ng mga bagong talent. Andiyan kami nila, Engineer Winner. Wala na. Nabago na ang usapan. Ma-recruit eh. Alas 10 na ng umaga. Sa ngalan ho ng ating mga kasama, paring Jonathan de la Cruz, paring Larry Gadon, Attorney Trixie Cruz Angeles, Joel Laksamana, Conrad Banalo, salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas. Ngayon, abangan ang Ronda Pilipinas kasama si Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.